Magandang araw mga tol, laban po ni Cuadro Alas Casimero, hindi po yun Sabado o Linggo. Dahil natapat po ang October 12 sa Huwebes. So abangan po natin yan, Huwebes ng hapon. Sa ngayon, wala tayong makitang balita kay Uguni mga tol, no, kung kamusta naman ang kanyang ensayo. Baka mamaya may biglang panggulat itong si Uguni. Pero marami nga po ang nagsasabi na sobrang llamado dyan si Casimero, baka easy fight nga lang daw si Uguni. Paano kaya kung sakaling matalo si Casimero, mapunta sa decision? Malabo mangyari pero sabi nga nila boxing ang laban. Pwedeng mangyari yung mga hindi po natin inaasahan. Pero tingin ko mga tol, knockout ang panalo dyan ni Cuadro Alas. Sa tigas at lakas ni Casimero, sapat na yon para todasin itong si Uguni. Wag lang talaga masilat mga tol dahil delikado. Pero base sa mga laban ni Uguni, wala naman itong panggulat na lakas. Hindi pa rin tatalabyan kay Cuadro Alas. Sa ibang banda naman, pambansang kamauman ni Pacquiao, desidido pa rin sa pagsali sa Olympic 2024. Pahayag nga po ni Pacman mga tol, hindi na daw ito dadaan sa qualifying tournament. Kumbaga automatic agad na pasok sa Olympic 2024. Kaya inaantay pa ang decision sa request ng kampo ni Pacman kung sakaling papayagan sa Olympic. Kung sakaling papayagan mga tol, masarap abangan sa Olympic. Sa ngayon si Yumer Felix Martial ang may tiket na sasali sa Olympic. Yung Gilas Pilipinas mga tol, dadaan pa pala yan sa qualifying tournament para makapasok sa Olympic. Akala ko kung makakuha ng gold sa Asian Games, yun na yung ticket nila para sa Olympic. Dadaan pa pala yan sa qualifying tournament para makapasok sa Olympic 2024. Hindi pala katulad sa boxing na may ticket na agad papuntang Olympic. Sa ibang banda naman, inaayos na po ang laban ni Demetrius Andrade versus David Benavides. Pay-per-view po yan ngayong November. So kung sino ang panalo sa dalawang yan, maging mandatory ni Canelo Alvarez. Ayon mismo sa presidente ng WBC, pag-uutos daw nila ang mandatory kay Canelo. Kung hindi magdepensa ng belt si Canelo, mapipilitan ng WBC na tanggalin sa kanya ang belt. Kaya abangan po natin ang bakbakan ni Andrade versus Benavides. Sa ibang banda naman, Dimitri Bivol, hanggang ngayon wala pang malinaw kung sino ang kalaban niya. Pero may balita na babalik daw ito sa December or early 2024. Pinakamagandang laban kay Bivol, dapat makipag-rematch na lang kay Canelo o kaya laban kay Artur Beterbiev. Pero mas malaki pa rin ang kikitain niya kay Canelo Alvarez. Nagdemand lang kasi ang manager ni Bivol na kumita ng mas malaki sa rematch. Mukhang mas maganda raw para kay Bivol na talunin na lang si Canelo sa kanyang division para maagaw pa ang titulo. Pero malabong papayag ang kampo ni Canelo kung sakaling babain siya ni Dimitri Bivol. Sabi nga dati ni Canelo mga tol, mas maganda pa rin kung siya ang umakyat sa 175 pounds. Sa ibang banda naman, Bob Arum sinabing hindi na kailangan pumunta si Shakur Stevenson sa PBC promotion para lang kumita ng malaki. Malaki na raw ang binabayad ng top rank sa kalaban ni Stevenson. Katulad nitong si Frank Martin, inoperan daw ng milyones. Pumayag na raw ang kampo ni Frank Martin pero si Frank Martin ang mismong umatras. Alanganin lang siguro si Frank Martin mga tol dahil hindi siya sigurado kung mananalo kay Shakur Stevenson. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon sa mga gusto pala tumaya dyan sa boxing. Mag-message lang kayo sa nakapin comment mga tol para magawan kayo ng account.